Hello po, welcome po. Welcome back po sa aming channel. Ulit. Hello po, welcome back po sa aming channel. Ako po si Papa B at naman po ang aking misis na si Mama B. Okay, welcome po sa aming vlog, Papa B and Pam TV. So, today mag-assemble kami ng crib na 'yon para sa aming baby and ayusin na namin yung nursery room niya. So today mag-assemble lang muna ako ng crib ngayon, continuation nung part 1 ng side changing table. Okay? So ayan. So ayan. Hindi talaga ako makasakto ng ganun. Will you please repeat it? So ayan guys. So ayan, so shoutout nga pala sa mga kaibigan namin diyan sa loob at labas ng bansa. Okay? So, sa Loblos family, yung mga midnight saka afternoon shift, at saka yung aming mga families and friends sa Pinas. Okay guys, yun lang, sumahan nyo kami mag-assemble ng crib. Okay guys, so ito na, i-unbox ko na muna yung mga parts ng baby crib namin from the box. Okay, so balikan ko kayo pagka-unbox ko na lahat, okay? Okay guys, so ito yung laman nung box natin from IKEA, baby crib. So meron siyang 6 na piraso from the box. So I think ito yung pinaka base niya. Ayan, ito. Itong isang to. Ayan. So ito yung sa railing sa side. So ito yung railing sa both side actually. So isang side saka isang front and back. Ayan. Saka isang eto. I think support to. Pero malalaman pa natin kung para saan 'yan, okay? So napaka-simple lang niyang buuin, meron siyang guide. Meron siyang guide from IKEA. Ayan. Susundan lang natin 'yan. Okay. So 'yan. Simulan na natin mga idol. Hi guys, so medyo nahihirapan kami mag-assemble. Parang may problema ka. Pero, actually madali lang talaga siya, may guide. Pero nahihirapan ka nga kasi in actual, di ba? Nagbibiro lang ako, nagbibiro lang ako. So yan, katulad yan, may mga extra butas na hindi naman in-expect. Pero, okay naman. Parang saan butas? Hindi, lalagyan ng lock yan eh. Ah, okay. Dito. Ayan, so tuloy ulit namin. Antindi mo rin. Ako ang kinakwento ko sa inyo to.
Okay guys, so meron kaming pagkakamali. Pagsayo ko pa lang sa iyo eh, nanganib na ang buhay ko. Inassemble namin tong crib sa sala. And nung nakita ko yung dimension ng pinto, hindi pala kasya. Gunggong! Barili kita sa mukha eh! So, ang maganda yan, hindi ko pa nahihigpitan yung, yung kabilang side. Kaya, paipapasok ko pa sila mas maayos. O yan, so balikan ko kayo. Ayusin ko muna yung nursery room. 20 minutes later. Okay guys, so failed kami nung unang try namin assemblein yung crib sa labas sa sala. Okay, so pinasok namin siya ngayon sa nursery room. Ito na yung pinaka magiging room niya dito. Okay, so yan. So actually may mga gamit na siya dito, pero hindi pa talaga ready to eh. So dahil nga nagkamali kami ng assemble, which is dapat talaga dito sa loob para hindi na mahirapang ipasok. Napansin ko talagang hindi kasi. So yan. Assemblein ulit namin. Okay? One eternity later. So ito yung final piece. Pero dapat pala tatlong corner lang muna. Tapos babalik na rin natin. Pero ginawa ko. Apat na corner kagad, so mali. Okay, so well anyway, wala namang sublay talaga eh, no? Nagisirig babas eh. Okay, gawa na natin ang paraan niyan, napakadali niyan. Basic lang sa akin to. Okay? Balikan ko kayo. A few moments later. What's up guys? So ito na ulit. Makalipas ang balibaligtad at pagtanggal, pag-assemble, pagtanggal, eh natapos na ang ating crib ngayon. Oh my God! Wow! Napakita ko na siya ngayon, okay? Sakit ang kamay ko, nakatanggal ng screw. Okay, pakita ko na. So ito na siya guys. Wow naman! Wow! Wow! Ayan. So ayan na siya. Yung dimension niya siguro nito, it's nasa 4 feet. Ayan, 4 feet ang dimension. Tapos, 2 feet ang width. Okay? So, ayan guys. So, ito yung lagayan ng bed. Tapos, maganda yung quality niya, kahoy niya. Alam mo, kahit gantuhin ko, hindi siya nakakasugat. Ayan guys. Ganda. Assemble ko rin. Yun lang guys. So maganda. IKEA siya. Napaka simpleng gawin. Simpleng assemble yan. Pero kailangan nyo magbasa. Kailangan nyo magbasa. Okay? Para mas madaling assemble yan. Saka sa ulo. Ilang ulit kasi niya tinanggal. So yan. Okay na siya. So, nakita niyo itong nursery room. Medyo hindi na siya marumi. Malinis na siya. Magulo lang kasi nandito yung mga gamit niyang hindi pa naka-unbox. Yan. Ayan yung mga gamit niya. Halos ready na yan. So, nakabakasyon naman ako ng isang linggo. So, gagawin ko siya ng buong vacation ko para ready na. So ayan guys, tapos na, ready na tayo. So ayan guys, thank you, maraming salamat po ulit sa panonood. So far ayos naman, maganda yung naging outcome ng aming crib. Ayan, maganda. At ayan naman yung chan ko. Woo! Walang kalaman-laman. Hayop ka talaga! Ang ganda mong lalaki! So yun guys, so maraming salamat ulit sa panonood. Please like, share, follow, especially subscribe guys kung bago lang kayo sa channel ko. Ring na lang din yung bell button para updated kayo sa vlog namin
pag nag-upload ako ng panibagong video, okay? So yan guys, maraming salamat ulit. So, Papa B and Pam TV, maraming salamat. Hanggang sa muli. Peace! Nahihiya! Salamat! Bye-bye!